What's up, by the ones? Anakin Skywalker, syempre. Anakin Skywalker. Maraming salamat sa mga suporta, sa pagmamahal at sa mga nag-PM sa akin sa Facebook ko. At kaya lang susunod na video. At ito na, syempre. At alam ko medyo matagal din. Syempre, mahirap din mag-isip ng content. Lalo na, hindi naman regular na bagay itong pag-uusapan natin. Anyways, wala mo ng shoutout ngayon. Put your names on the thread, comment down, at i-compile ko para may shoutout natin sa susunod na video. So ngayon, ang pag-uusapan natin ay The Rise of Buscalan. Ta-da! Siyempre, pag sinabing Buscalan, hindi mawawala si Wang Hood. Ang oldest traditional tattoo artist, maaaring oldest sa buong mundo. Diba? Traditional tattoo artist, Mamba Batok. Kapag sinabing Buscalan, Wang Hood kagad ang pumapasok. At ang mountains, the trails, the river, and the cannabis. So, relekta na ako sa cannabis. Just to take you back 5 years ago. Or at least 10 years ago. Isa sa pinakamagandang local land race strain ang may tatanim o napapatubo dyan sa Buscalan. And enjoy namin yan kasi mellow, head high, full grown. But hindi maganda ang buds niya kumpara. Hindi kasi ganda ng kibungan. But the effects are very, very mellow, sativa, head high, na nai-enjoy mo yung tama mo. But five years ago, mayroon tayong mga kasama sa industriya, mga seller na pinipilit yung mga farmers na putulin na yung mga bata nilang tanim para may benta. Hence, na-coin nila yung term, coined the term, early harvest. So nagkaroon tayo ng early harvest, yung mga dahon at mga mahahabang dahon at mga mid-growns, no? Itong ipapakita ko sa inyo, ito ay full-grown ng Buscalan or Lokong. Take a look. Bakit ganito, diba? Well, popcorn buds talaga ang yung mga bulaklak dito. It's the same. Maraming buto because it's the way of taking care nung mga talim nila ito, buong buds to. Pwede yung top buds, yung bukulot. So ito ay full grown. Take a closer look. Maraming buto, hermy ito eh. Diba? Pero ever since ganyan ang talim nila, yun ang full grown nila. Hindi yan early, hindi yan mid grown. Okay? Maraming kasing mga bobong stoner, mga bobong seller din. Tsaka yung bagay called fucking fuck. No, hindi gan, malapit dito ang itsura ng Baguio Gold. Okay? Alright? Dahil ang Baguio Gold noon, yung 80s, ay purong-puro pa, wala pang halo. So, ang kibungan ay hindi Baguio Gold. No? May singit ko lang, ang kibungan, cannabis strain, or kibungan buds, ay hindi Baguio Gold. Putang ina, huwag kayo magpakabobo. Ang layo ng Baguio sa kibungan, ha? Pabalik tayo. Ito naman. Ayan, kibungan. Cannabis. Alright. Ayan, kung papakita ko lang sa inyo, isip ko. So, baka lang makakita nyo, magkano kayo ng idea na hindi pare-parehas. Kita nyo ito, yung mga fan lips. Para dito sa walang fan lips. Hindi pare-parehas siguro. Marami kasing tao ang didiscredit dyan sa Lokong Buscalan. Lokong Buscalan strain is one of the best sativa strain, local strain sa Pilipinas. Okay? Marami ang nakikita ang mga jegemons eh. Na, mid-grown yan, you know? Ito ang full-grown nila. Okay? Full-grown nila yan. At ang amats niyan ay kaparehas, kasing taas halos ng
à Tiriti content dans Kibouma, dans Kibouma, dans Yonasa. Alors, 13.3, alors le mot en ligne résulte. Alors, le rong, le man, à Yonasa, 11 to 12% à Tiriti content. Ça, 1 gramme. Je ne sais pas la race, je ne sais pas la dame. Alright? Parce que, bah, j'ai discrédit, je sais ça, de mids ou elle, l'indipo. Alright, vous avez un tanga. Alright? Kaya makaibang tubon na makaibang ang itsura dahil sa klase at sa estilo ng pagtatanim at pag-aalaga, una. Pangalawa, yung humidity air dyan sa kanilang mga lugar. Pangatlo, yung klase ng lupa na meron sila doon sa Benguet at meron sa Kalinga. Mas drier kasi sa Kalinga kumpara sa Benguet na laging malamig. Ha? Kapag pumasok kayo sa Kibungan, laging mist dyan, misty, rainy, malamig ang panahon. Sa Kalinga, malamig pag malamig kasi mataas bundok. Pero pag uminit dyan, napakainit. Okay? Magkakaiba yan. Siyempre yung posisyon ng bundok, kung saan nakatanim ang mga cannabis, kung ilang oras ang araw na nakukuha nila sa isang araw. Kung alam nyo ang pagtatanim, malalaman nyo yung mga 12-12, 10-14, 8-16, mga ganun. Na klase ng liwanag or ilaw na kailangan ng halaman. Siyempre, pag may fertilizer, iba na ng tubo. So, huwag tayong bobo, huwag tayong tanga. At, siyempre, huwag natin hilahin bababa yung iba. No? At, kaya nga nabuhang N2S. Dahil ayaw namin ng scammer. So, 5-6 years ago, nabuo namin yung grupo. At ito po ay, itatakil ko sa susunod na video, no? Huwag mo na rito. Nabuo ito para maiwasan namin, tiyatag namin yung mga scanner at ginagawa namin ng file para maiwasan natin na maloko ng ibang mga nananamantala. At syempre, malaman din natin kung sino yung mga asset, mga polis, para maiwasan natin yung pagkakadakip. Dahil alam naman natin na hindi masama. Alright? Bobong-bobo lang ang nagpapatakbo sa Pilipinas. Bobong-bobo lang ang mindset ng mga tao sa Pilipinas. At bobong-bobo lang talaga ang 99% ng tao sa Pilipinas pagdating sa ganitong klaseng usapan, katulad ng cannabis. Alright? Muli! Siyempre, abangan nyo ang aking video. Maraming salamat sa support. Ako po ay nagpapasalamat. Hindi naman ako mamonetize, pero kung mamonetize, ibibigay natin yung paparaffle natin yan dito sa channel. Makakakuha kayo ng libreng zip galing kay Oblib, lagi ng kreador ng Batang Hamog. No? Yan ang nag-ooperate dun sa ating trabaho ngayon. At syempre, nandiyan din yung mga tropa natin, ibang sumusuporta, hindi ko makibabanggitin. Maraming salamat. At muli, sana may tutunan kayo sa aking short video. Ako po si Anakin Skytok. Huwag kayong manging scam. Dumiretso kayo ng trabaho. Alright? Kayong mga scammer dyan, dapat sa iyo pinupukutan ng ulo. Ha? Huwag kayong manuloko ng tao. Bagkus, pagmamahal ang inibigay. Ah! Ang Anakin Skytok. Peace out. Boom.